makakasama pa rin natin sa ating pagbabalik si Roman Romulo at si Rich ay magpapatuloy sa kanyang pagtatanong. Sir, you were asking earlier po about your position on certain issues po sa bansa. Ano pong take nyo sa BBL passage? Unang-una, no, para maliwanag, George, Rach, ano, I think lahat tayo gusto natin ng kapayapaan, peace for our country. Pangalawa, I think we all agree that we want development not only in Metro Manila, not only in Luzon, but in the Visayas and Mindanao. Pero sa tingin ko po, itong BBL, unless it is amended, hindi po siya tutugon talaga dun sa mga gusto nating kapayapaan at gusto nating progreso ng ating bansa. Para sa akin, kung payagan po na yung mga amendments po na pinopropose po ng committee at ng iba-ibang mga members ng Congress ay mapayagan para maamendahan natin yung original draft, tingin ko ay magiging katanggap-tanggap naman itong BBL, which they now refer to as Bill Barr, no? Parang yun ang tawag nila ngayon, because of the amendments. Bakit mo natin gusto ng amendments? Unang-una, gusto naman nating siguraduhin ang isang bagay. Ang kahit magbigay tayo ng autonomy sa isang lugar, ay hindi tayo, it will not result in dismemberment of any part, no matter how small or big, of any territory of the Philippines. Gusto natin lahat tayo, forever one Philippines. So gusto na natin siguraduhin, through these amendments, na lahat tayo ay yun rin ang layunin, yun ang understanding natin sa isa't isa. Pangalawa, gusto natin yung mga prinsipyo po sa ating konstitusyon, katulad ng transparency, pagbibigay ng good public service, ay manatili kahit dun sa mga autonomous regions natin. So gusto natin, katulad ng parte ng COA, yung military, lahat po yon ay subject to the same rules as any municipality, any barangay, any region in the whole Philippines. Pero syempre, wala tayong problema. Gusto talaga nating lahat peace. Gusto natin more local autonomy. Gusto natin progress in our countryside. Pero gusto natin maayos na batas. How about the PDAF scam, sir? Do you agree with other people's opinion that there is selective justice? Well, in the sense na nakita naman po natin na hindi talaga, marami naman po talaga na nabanggit. Iba-iba, pero nakita natin na iilan pa lamang ang talagang medyo lumayo na yung mga kaso laban sa kanila. In that sense, talagang imposible naman po na sabihin natin na walang selective justice in that sense. Ano? Kasi paano naman mapapaliwanag talaga, lalo na dun sa mga ngayon ay either naka house arrest or any form of arrest, na bakit sila ang nauna at hanggang ngayon, wala pang ibang kasunod. Bagamat meron ng ebidensya, meron ng mga aligasyon laban dun sa iba. Sa parting yon ay siguro mahirap ma-deny na talagang kahit papano ay hindi naging patas. Pero siguro moving forward, ang importante po dito ay siguraduhin lang natin na lahat ng akusado ay at least mabigyan ng the right day in court, na mapresenta rin po nila lahat ng kanilang ebidensya na sinasabi na or rebuttal evidence nila na pinapakita na hindi, wala silang kinalaman diyan. How about the unemployment rate po in the country, and how are you how do you plan to address this matter? Yes. If you get elected to the upper chamber of Congress. Alam mo, George Rach, yan talaga ang number one issue pa rin sa ating bansa, trabaho. Marami pa rin po sa atin walang trabaho, or kung may trabaho man ay hindi talaga ito yung regular na employment. Kaya sa akin po, hindi talaga kakayanin ng gobyerno on its own to be able to create jobs. Ang pwede lang niyang gawin, environment, para makreate ang jobs. Kaya sa akin po, I think we should really pursue itong income tax rate reduction. We should empower our business people, our Filipinos who are working, to be able to save money, to be able to be entrepreneurs also, para mas maraming centers of growth. Hindi po katulad ngayon, aminin natin o hindi, ay talagang kukonti lamang ang talagang may kaya na magtayo ng business. Kukonti lang ang may kaya na pag nagkasakit sila o isang miyembro ng pamilya nila, ay kakayanin nilang gastusan lahat ng kanilang pangangailangan.
ang kailangan po natin strong middle class. Ang kailangan natin ma-develop ng bawat Pilipino yung kanyang kakayanan, yung kanyang potensyal. At mangyayari lang po yun kung pagbibigyan rin po natin sila na mas mababa o mas mataas ang kanilang take-home pay sa paraan ng mas mababang national income taxes. Oh, officially po, tumatakbo kayo bilang sa galing at puso na na grupo nila Senator Grace po, no? Yes. So, gusto ko lang hong itanong, no, dahil kasi ang sinasabi nyo, ang isang pinaka mabigat na problema sa ating bansa ay ang kulang sa trabaho ng tao. Yes. At masasabi natin, hindi lang kulang, walang trabaho, kung hindi underemployment. Yes. No? And what would be the position of your party, no? In the sense that what has happened is that over the years, the government rules and regulations have become unfriendly to businesses, no? As we have seen in the case of the World Bank ease of doing business, no, we're really far behind. And while we might have made some improvements, we've fallen back behind again, no. So, ano ho ba ang gagawin natin dyan para mabawasan ang red tape sa ating gobyerno sa pagkarami-raming hinihingi? Para kukuha ka lang ng simpleng mayor's permit, eh kailangan tatlong araw ka pa aabutin. Yes. At pati yung mga negosyanteng maliliit sa atin, imbis na makapaghanap buhay, ang nangyayari, nauubos ang kanilang oras sa pagpila kung saan-saan para magbayad ng ganito, kumuha ng ganyang permit, at kung ano-ano pang mga ibang problema ang inaabot nila. Paano ho ba nyo mariresolbahan yan in terms of trying to simplify governance? Alam mo, George Rach, ano, if you will read yung 20-point agenda na linatag ni Senator Grace po, kasama po ang mga bagay na yan exactly dun sa kanyang 20-point agenda. Pero para mabigay ko lang yung bigger picture of it, ano? Unang-una yung income tax rate, yung pagbawas ng buwis, kasama yun sa 20-point agenda. Yung sa agrikultura, para masigurado natin na may support at mapapalago ang agrikultura, kasama rin po sa 20-point agenda. Yung sinasabing computerization, paninigurado, na mapaikli yung o yung mabawasan yung red tape o ma-implement properly yung mga anti-red tape, binanggit rin po ni Senator Grace po yon doon sa kanyang 20-point agenda. I think ang plano talaga nila ay masigurado na kahit papano ay mapagaang yung buhay ng entrepreneurs, yung buhay ng industry, yung buhay ng pangkaraniwang mamamayan. Kung papansinin po natin, one important legislation that Senator Grace po has passed in the Senate is the Freedom of Information Bill. And that freedom, if that becomes a law, yung red tape po, tingin ko mababawasan ng gusto. Kasi doon po ay magkakaroon na rin ng kapangyarihan, ang pangkaraniwang mamamayan na kahit papaano matanong rin at alamin sa local or national government nila kung ano-ano ang mga dokumento pinasok, bakit ang tatagal, at yun, pag hindi sinagot, ay may katumbas na parusa yun. Yung FOI, I think napakita na ni Senator Grace po, siya ang head ng committee na yun, she passed it on third and final reading in the Senate. Ang nagkulang talaga po dun hindi napasa sa House. Di ba napapasa kaya hindi maging batas. Pero may kita mo, by the acts that she has done and by her declaration doon sa 20-point agenda niya, it is very clear talaga yung thrust po is really to help ordinary citizens in their daily lives to make it easier for them to live and to have a business or to work. What advocacies do you plan to focus on po if you get a seat at the upper chamber po of Congress? Well, pagpapatuloy ko po yung pagsisigurado na maabot talaga yung hangarin natin na magkaroon ng tinatawag na strong middle class. Yung education laws na napasa, gusto ko po fully implemented yon. Pangalawa po, yung income tax rate reduction. Pangatlo, yung development po ng countryside. And one way na banggit na natin kanina ay yung pagsisigurado na infrastructure like airports, kung maaari ay malipat na po natin sa mga, kunyari sa probinsya, para magkaroon po na ng catalyst of economic growth. Kasi kung hindi mauumpisa ng gobyerno, walang rason ng private sector para sumunod. Alam po ninyo yung ginagawang one week na convention, kunyari sa isang probinsya. Kung ikaw ay mag-i-invest, ikaw ay isang entrepreneur, one week, magkano ginastos mo, one week lang ang market mo. Pagkatapos nun, wala na. What government has to do
are permanent fixtures kung saan ay maiengganyo talaga magka-investments rin ng private sector doon para long term. Kasi kung puro convention short term lang, it might not be worth their while. Kasi what is 7 days? After 7 days, wala na, tapos na yung market. Lahat balikan na sa metropolitan areas. We must really ensure na yung ating may development talaga sa ating countryside. And that will help Metro Manila and other metropolitan areas. Kasi ngayon, isang problema natin dito, sa totoo lang, let's face reality, talagang may problema rin sa employment. May problema sa employment status ng maraming Pilipino. Ang yun kasi po, sa dami ng mamamayan na nasa metropolitan areas like Metro Manila, at sa konti ng trabaho, minsan talaga, ang isang Pilipino, talagang oo na lang kung ano man ang terms na makikita nila. Kasi kung hindi, wala naman trabaho. Pero habang congested ang Metro Manila, habang nandito lahat ng tao, hindi ho talaga matatanggal yan. Kasi parang ano yan eh, effectively para sa akin, it's by analogy, parang law of supply and demand. Sa dami ng pwede magtrabaho, konti lang ang trabaho, eh talagang walang ascendancy talaga. What do you think is the advantage po of your group compared to the ruling Liberal Party and the United Nationalist Alliance? Well, for one, ano, as lagi naman binabagit ni Senator Grace ito, yung baggage wala talaga dito sa grupo nito. First of all, I think si Senator Grace po is new sa politics. At maganda, nung pumasok si Senator Grace po sa politika, kung maalala natin, wala ng PDAF. So, sa isang banda, ay wala rin siyang wala siyang utang kahit kanino, wala rin siyang binigyan ng pabor na hindi tama, at nakita niya yung pararaan niya, talagang naging malinis at patas-patas sa lahat. So siguro in that sense, imagine, hindi na, walang baggage talaga dahil hindi niya nadaanan yung mga panahon siguro na may PDAF or whatever form that they used to call it, kung saan ay yun talaga yung nagiging bunga ng napakaraming kritisismo ng Kongreso. Pangalawa, siguro dahil marami pa rin po ay bata rin. In fact, si Senator Grace po is younger than me. She's younger than me. So makikita po natin na kahit papaano, yung energy nandoon, yung idealism ay buhay na buhay, at yung vision kung saan dadalhin ang ating bansa ay nandoon. Roman, we have a few more minutes before we end our show. Would you like to take this opportunity to talk directly to our countrymen? Yes. And make an appeal for them to do the right thing this coming elections? Yes. Well, first of all, George Rach, maraming salamat dito sa pagkakataon na makausap natin ng ating mga kababayan. Sa ating mga nanonood at nakikinig ng ating programa, bilang chairperson po ng ating Committee on Higher Education, ay talagang umaapila rin po ako sa lahat na natingnan po natin itong mga bagong batas natin sa edukasyon. Yung Scholar ng Bayan Law at yung UniFast Act. Dito po, siguro ay mapaparami rin po natin ang mga Pilipinong makakapasok sa kolehiyo at makakapagtapos ng kolehiyo. Tandaan po natin, ang Pilipino pagdating sa soft skills, tayo ang pinakamagaling sa buong mundo. Walang papantay sa atin, kaya napakaraming Pilipino na kinukuha kahit anong bansa. Dahil tayo, masipag tayo, may malasakit sa kapwa, sa trabaho, at sigurado po tinatapos natin lahat ng pinapagawa sa atin. Isipin po ninyo kung soft skills number one tayo, makomplement ito ng hard skills, meaning college degrees. Wala na pong tatalo sa Pilipino. So, I'd like to ask one more question. Yes, if po. I may. Yung, normally kasi ho, pagka may vice president, wala naman talagang official function ang vice presidente. Ano ho ba ang magiging role na kung sakaling mangyaring manalo ang presidente at vice president candidate ng partido nyo? Ano ho ba ang magiging role ng vice presidente natin? Alam mo, George, ano, syempre si Senator Grace po makapagsagot niyan. Pero minsan ay narinig ko na rin siya tungkol sa bagay po na yan. At narinig ko na rin si Senator Cheese in fairness sa kanya. Sabi nga ni Senator Cheese, sa kanya naman, kahit hindi naman siya bigyan ng cabinet post, bilang vice president ay nakikita niya responsibilidad niya na magbigay pa rin ng kanyang mga 2 cents worth sa mga programang ginagawa ng administrasyon ng gobyerno. Ang sabi niya, hindi naman importante kung ano, kung
anong cabinet post o kung bigyan man siya. Narinig ko na rin po kay Senator Grace po. In fact, hindi naman ata niya yung mga bagay po na yan. Ang mas importante sa kanya ay malatag yung platform of government na linalatag niya sa taong bayan. Oh. At yan po ang isang makabuluhang talakayan kasama si Pasig Representative Roman Romulo. Maaari niyo po kaming i-follow sa Twitter @GNNUsapangBayan at sa facebook.com/usapangbayan. Ako po si Rach Marquez. At ako po si George Chua. Samahan niyo kami sa mga susunod nating talakayan dito sa Usapang Bayan.